Yan. So now, again guys, welcome to my video. So proceed tayo sa problem number 2. So in this case, kung mapapansin natin sa problem, so we have a combination of positive and negative, or addition and subtraction. And nalagdagan na tayo, di ba? So we have at least 3 rational expressions now. Di ba? So dati kasi, ayun sa example natin sa PowerPoint, 2 lang. So ngayon, 3 na. So ayan. So, pwede yan, guys. Sabi ko nga, it can be 3 or more. Depende. So, kung mapansin natin, if you can also notice, so, iba-iba yung denominators. So, gagawin natin, pag ganyan, we need to get the LCD. But before that, we need to try to factor. Factor muna natin yung denominator. Sige, let's start. So, rewrite natin. So, 2x plus 1 yung numerator. And, what is the factor for denominator? Kung mapansin natin, this is a perfect set squared, diba? So, yan yung factor niya. X plus 2 squared minus 6x over, so this is difference of 2 squares, diba? Since x, so pwedeng x times x, and this is 4 is a square root of 2 or perfect square root of 2. So, this is x plus 2. So, difference of 2 squares nga yan, minus 2. Yan. So, clear? Plus, so 3 over x minus 2. So, yan na. Then, after getting that, so we'll try to get the unique factor. So ano yung mga unique factor natin? So yun yung LCD niyan. So our unique factors are, so of course, x plus 2. So may pinakamataas na exponent, which is squared. So ano pa? So common x plus 2, tsaka x minus 2. So yun na. So our LCD is this one. Okay? So, yun na. Then, we apply. So, divide na natin. So, ito, i-divide natin dito, then multiply natin dun. So, magiging, so, x quantity 2 squared, x minus 2 divided by x plus 2, quantity squared, cancel, then multiply by 2x plus 1. So, magiging 2x plus 1 multiply by x minus 2. Okay? So, by the way, sulat na natin yung denominator LCD. So, ano yung LCD niya? Diba ito? Yung x plus 2 squared x minus 2. So, that is your LCD. Tama? Ayun. So, ulit. So, divide natin ngayon. So, divide natin to dito. So, anong may iwan? So, magka-cancel yung isang x plus 2. Then, cancel yung x minus 2. Tama? So, minus 6x. So, multiply ngayon to nung isang x plus 2. Tama? Since, na-cancel lang naman yung isa. Then, cancel out yung x minus 2. Next plus, so divide dito. So, cancel out yung x minus 2. So, 3 times x plus 2 squared. So, clear? So, yun. Then, we simplify. So, FOIL method, di ba? So, FOIL method natin to. So, mahaba talaga to, guys. Expect nyo na yan. So, x plus 2. Sulat mo lang ulit. FOIL. First term. So, that is 2x times x. So, 2x squared. So, outer. So, multiply outer minus 2 times negative 2x. So, that's 4x minus 4x. Plus inner. 1 times x. So, that's x. Then, last. Positive 1 times negative 2. That is negative 2. Then, distribute mo to. So, minus 6x squared. Then, distribute negative 6x plus 2 minus 12x. Then, ito, 3. Plus 3 times. Ito, ano ba itong x plus 2 squared? Di ba ito siya? So, sulat mo yun. So, x squared plus, so, pag in-expand mo yan, plus 4. Tapos na, hindi pa. So, i-distribute mo pa itong 3 dyan. So, it becomes, so, 2 x squared minus 4x plus x minus 2 minus 6x squared minus 12x plus, so distribute niyo yung 3. Okay, so 3x squared plus, so 3 times 4, so 12x plus 3 times 4, 12 plus 12. No coefficient. All over yung LCD niya na x plus 2 squared x minus 2. Ayun.
Then, ang technique na ginagawa ko dyan pa ganyan. So, pagsasama-samahin ko muna yung magkakaparehas yung ano. So, i-grouping natin, okay? So, group natin. May similar power of x. So, ito. Samahin natin. So, lagi natin sa parenthesis. So, ito yung technique ko, guys. So, I'm sharing you my technique. So, pagsamahin natin to 2x squared minus 6x squared plus 3x. So, 2x squared minus 6x squared tsaka itong 3x squared. Ayan. Then, pagsamahin naman natin yung x, which is ito, minus 4x, x tsaka ito. Itong negative 12x tsaka 12. Actually, pwede nyo na-cancelin yan eh. Since parehas, diba? Negative 12x plus 12x. So, pwede nyo na-cancel yan ang buwasan. So, minus 4x plus x, so negative, or minus 3x yan. Then, okay na yan. So, coefficient na lang. So, negative 2 plus 12, so that is plus 10. Then, evaluate nyo ito ngayon. So, 2x squared minus 6x squared plus 3x squared, so that is, ilan yan? Negative x squared. So, naging negative x squared minus 3x plus 10 over x plus 2 squared x minus 2. O yan. Then, pwede pa yan. Pwede pa kayo simplify yan. So, tingnan natin. So, di na kasya. So, lipat tayo. Okay, na bagong papel. Ayan. Have a new paper. Sulat natin. Negative x squared minus 3x plus 10 over x plus 2 squared x minus 2. Ayan. Kung mapansin natin, we can see this, di ba? Sa isang tingin mo pa lang, for sabi kong experience-wise, pwede kong i-factor yan. Kasi, there's a factor or there's a product of 10 na pag in-add mo, pwedeng magbigay sa'yo ng 3, di ba? Negative 3, which is 5 times 2. Pag pinag-minus mo yun, posible ka makakuha ng 3, di ba? Oh. Paano kung magawa yun? We need to factor out negative sign. So, or negative 1 dito. So, by factoring out negative 1, so, nung may iwan sa loob. So, this becomes positive x squared plus 3x na. Then, para maging positive to, dapat negative 10 to. So, clear? All over x plus 2 squared x minus 2. So, clear? So, yun. Then, this time, we can factor this out. So, equals negative 1 times. So, factor nito. So, of course, x. Sabi ko nga, factor nito na magbibigay ng 3 is 5 times 2. So, para maging positive 3, so that's plus 5 minus 2. All over x plus 2 squared x minus 2. At kung mapansin natin, similar term, cancel out. Then, we'll give you this answer. Though, the final answer will be negative x plus 5 all over x plus 2 squared. Then, check mo kung tingin mo, factorin or ano na yan, lowest term na, so prime number. Prime number, okay na yan. This is your final answer, guys. So, yan. So, expect nyo na talaga, guys, mahaba yan. So, ganyan yan. So, pag naging apat pa yan, naging lima, yan yung ating first solution. Yan. Mas mahaba pa yan, guys. So, anyway. So, pero sabi ko, basically, so, nandun yung procedure, di ba? So, nandun pa rin naman yung parang basic solving natin. May technique sa sinasabi ko. So, sabi ko, guys, sir, pakanghirap naman yan. Parang, paano mo nalaman na ganyan pala yung gagawin? May factorable pa yan. Simple lang, guys. Mag-solve kayo. So, that's the only way that you can know. So, ano na yan eh? Parang, sa dami, guys, sa tagal ko nang nagsosolve, or sa sipag ko mag-solve, na-acquire ko na yung skill na pagkita ko sa problem, kahit wala pa akong solution, parang yung solution niya, nakikita ko na, or parang nababasa, or na ano mo na, meron ka ng 4C, na-4C mo na yung solution niya, by just looking at the problem. So, ganun. Of course, ma-attain mo yung skill na yun kung nagsosolve ka, di ba? So, yun yung technique dun, guys. Okay? So, yun lang. So, I think medyo napahaba yung video, guys. So, don't worry. So, we'll try to shorten it pagdating natin ng
3 and 4 pa. So, may I give you additional 2 problems pa, okay? So, thank you guys.